magiging mata mo. Yan ang laging naririnig ko sinasabi sa akin ni Roy. Ako si Thea, at ito ang kwento namin ni Roy. Nagkakilala kami ni Roy 3 years ago. 3 buwan matapos ang isang pangyayaring nagpabago sa buhay ko. 18 years old ako noon at araw ng kaarawan ko. Ilang oras na lang at simula na ng party ko. Nagpaalam muna ako kila mama at papa na may bibilhin lang sa mall. Total malapit lang naman sa amin at gamit namin ang kotse ni papa. Pero pauwi na kami nang mabangga kami ng van. Di ko na alam ang sumunod na nangyari. Namatay ang pinsan ko noon na siyang nagmamaneho. At ako naman ay nag-critical. Sa awa ng Diyos, nakaligtas ako. Pero nabulag ako. Natamaan ng mga bubog ang mata ko na siyang naging sanhi ng pagkabulag ko. Pwede naman daw operahan kung may makukuhang donor. Mula noon, isang buwan akong nakakulong lang sa kwarto. Hanggang sa sinanay ko nilang sarili ko sa madilim na mundo. Lumalabas na rin ako lagi sa hall ng subdivision na malapit sa amin. Nung una, sinasamahan nila ako, pero lagi kong sinasabi na ihatid lang ako. Sasanayin ko ng mag-isa. Kasama ko naman ang gabay ko, si Pucci, ang aso ko. Sa araw-araw na pagpunta ko sa hall, isang araw may lumapit sa akin. At yun nga ay si Roy. Lagi daw niya ako nakikita. Tapat lang daw kasi ng hall ang bahay nila. Ang lungkot ko daw kasi lagi, kaya nag-decide siyang patawanin ako. Clown daw kasi siya. Mula nung maaksidente ako, noon lang ako tumawa. Ang sarap kasi kausap at nakakatuwa ang mga kwento ni Roy. Buti na lang daw, bulag ako. Di ko makikita na sobrang pangit niya. Mula noon, tuwing hapon na kaming nagkukwentuhan ni Roy. Lagi niya akong pinapatawa. Hinahatid niya rin ako lagi sa bahay. Kaya nakilala na rin siya ni mama at papa. Ganun din ako sa pamilya niya. Kilala na rin nila ako. Kahit mas matanda siya sa akin ng 3 taon, naging mag-best friend kami. Kahit papano, nababawasan ang lungkot ko sa nangyari sa akin. Kasi kahit bulag ako, nakipagkaibigan pa rin siya sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya, pag may donor na at nakakita na ako ulit, siya ang unang hahanapin ko. At lagi niya nang sagot, "Wag na, pangit ako." Sabay tatawa siya. "Hayaan mo munang ako ang maging mata mo." Yun lagi ang sabi niya. Hanggang isang balita ang natanggap namin. May donor na daw ako. After 3 years na paghihintay. Gusto kong ibalita kay Roy, pero wala siya that time. So mailalim agad ako sa operasyon. Ilang linggo din bago tuluyang tinanggal ang benda sa mga mata ko. Nakikita ko na sila mama at papa. Ang saya-saya nila. Pero lagi kong hinahanap si Roy. Buhat kasi nung operahan ako, ay hindi man lang siya dumalaw. Buti na lang kahit paano ay tinadalaw ako nila tita at ang pamilya niya. At kapag hinahanap ko si Roy sa kanya, lagi niya lang sabi, "Busy lang si Bes. At paglubusang magaling na ako, magkikita din daw kami." Ilang buwan din ang nakalipas at lubusang magaling na talaga ang opera ko. At wala nang mga naging komplikasyon. Kaya naman noong umagang yun, sinabi ni mama, pupuntahan daw namin si Bes. Dali-dali akong gumayak. Excited akong makita si Roy, yung best clown ko. Yung dating boses lang na naririnig ko, ngayon makikita ko na. Ngunit ang excitement na abot hanggang mata ay napalitan ng pagtataka. Bakit sa simenteryo kami papunta?
Nagtatanong na ako kila mama at papa. Pero pareho silang walang imik. Hanggang sa makarating kami sa isang puntod. May larawan doon ng isang lalaki. Nakangiti ito at gwapo. Lumakas ang kaog ng dibdib ko nung mabasa ko ang pangalan ni Roy na nakalagay sa lapida. Namatay siya isang araw bago ako operahan. Nag-uunahang dumaloy ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Bakit? Bakit kung kailan nakakakita na ako? Ikaw naman ang hindi ko makikita. Ang sakit-sakit naman. Wala nang magpapatawa sa akin lagi. Inilihim muna nila sa akin lahat habang nagpapagaling ako. Dahil alam nilang makakasama sa akin. Sinabi din nila mama na vehicular accident ang nangyari kay Roy. At 2 years ago din, may pinirmahan siya na kapag may nangyari sa kanya, ay pwede niyang i-donate ang mga organ niya. Lalo na ang mga mata niya na sa akin talaga niya inilaan. Tama nga ang lagi niyang sabi sa akin na siya ang magiging mata ko. Nakakalungkot man, lagi ko na lang iniisip na nasa tabi ko lang siya. Hanggang nabubuhay ako, hinding-hindi ko siya malilimutan. Mahal na mahal kita, bes. Maraming maraming salamat.